Hey guys, what's up? Erin here, and on this video, gagawin natin tong iba't ibang episode, okay? So this is going to be the first part. This is about our project extension and also roof deck ng aming munting tahanan. So, pakita ko sa inyo yung 3D model na gagawin natin. Okay, ito siya. Hindi naman ako architect, hindi naman ako engineer, pero trip natin kasi mag-edit and napag-aralan natin ng konti yung software na to. This is called the Sweet Home 3D. Okay, na-download lang natin siya, free version. And ito, nakagawa tayo ng basic plan. Yung existing na bahay, ito siya. Ito lang. Ang project is hopefully magkaroon tayo ng balcony, ganyan, na may car park. Okay, para covered din car park. Pero yung budget natin and yung kinaya lang ng ating naipon for the meantime is itong nasa likod. Okay, so itong extension na to, wall fencing. Okay, so ito magiging gagawin yan. Ayan, i-close natin yung likod. Ayan, ito siya. Nagkakaroon siya dito. Okay. Pakita ko yung ground floor project. So, yung ground floor, magkakaroon niya ng enclosed na para sa ating dirty kitchen. Ito. Siyempre, ilalabas natin yung washing machine dyan. And, andyan, sarado na yung likod. Tapos, ito yung ating hagdan. Papanik. And, ang landing niya is dito. So, yung budget natin is hanggang dito lang muna. Ikakat lang natin muna siya dito. Yun lang kasi naging kaya natin eh. So, hanggang dyan lang siya. Pero, mapapalagyan natin siya ng extension sa likod ng second floor. Slab yan. May bintana doon. And also, we have the stairs para magkaroon tayo ng access sa ating roof deck. So, level 3 tayo. So, yung roof deck, ayan. Ang opening nito, bali, is hatch lang. Yung mga nakikita nyo sa mga movies, yung hatch lang yung opening. Okay, ganyan. Yan siya. Yan. So, roof deck, ang magiging size nito is like 2 meters by 8. Okay, tapos may sobra pa dito. Hindi na namin ni-extend yan. Hanggang dyan na lang yan. Kasi itong baba, target na balcony to. So, once na makaipo na ulit, tutuloy na natin yung balcony. And hopefully, hanggang dito yan sa harap. So, ito lang muna tayo. Likod, and then yung second floor enclosure dito. Ito, nilive ko lang open, pero makaklose din yan. Yan, ikaklose din natin yan. Okay, tapos yung ating roof deck. And yung ating roof deck, sabi ko, ano na lang, huwag na salamin, ano na lang to, mga flat bars, yung parang ginagamit sa handrails, gano'n na lang, paikot siya. Okay, paikot. Alright, so fortunately, today is day 1, tingnan niyo yung natapos ng ating mga tropa for day 1. Yan. Okay, so as you can see, yung ating hukay sa footing for the foundation, na-clear na nila yung likodan. Okay? Puro tanim yan ng parang halaman. Napaklear natin. Tapos, nakapag-hukay na sila base dun sa specifications ng ating plan. Alright? So, yan yung ating day 1. And ito pa. Ayan. Yun yung dalawang hukay for the footing foundation. And na-deliver na rin ng ating hardware yung in-order natin na mga bakal, okay? And then yung cucumber, plywood para bukas makapag-forma na sila ng mga columns and also yung footing. Alright? So, see you tomorrow. Hey guys, this is going to be the day 2 ng ating project extension. So
early morning dumating po yung ating mga cement. Tinakpan na po siya ng tolda dahil baka umulan. So yung mga tinambak na lupa from sa hukay ng foundation nandun, nalipat na nila. And as you can see, nahukay na nila yung ating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na foundation. Okay, so nakapaglagay na sila ng isang, actually tatlong column na yung nailagay, tatlong column na yung na-install nila. So yun yung isa, wala pang buhos ng footing yan. Yan, so ito yung tatlo. Okay, so we have 1, 2, 3, nalagyan nila ng columns. And ang salinan lang ng footing yung itong dalawang to. Okay, so yun lang po for day 2. See you guys tomorrow. Okay guys, this is the third day ng ating construction. And mainit kanina, naglagay sila ng improvised na tolda nila. Tinali nila dun sa mga bars na nakaabang. Tapos binalik nila dyan para makover yung mga semento. Umulan kasi kagabi. Okay. Ayan na po. Pinatungan na nila yung mga first few columns natin. Pakita ko yung likod. Ayan. So, nabuhusan na yung ating mga main columns dito sa likod. Kompleto na yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. And then maghuhukay sila dito ng support beam. Ay, isa pang column para sa support dito. Okay? So, ayan siya. And as you can see, yung nasa schedule natin is 30 by 30 centimeters yung size ng column. Pero sinadjust ko na itong column na maglalagay ng ating wall, perimeter wall dito, is nakaset as ito, ano lang siya eh, parang 15 by 4, 40, para manipis lang yung nasa loob na nakalabas coming from the beams, di ba? Pero ang footing niya same pa rin, 1, 2, 3, lahat yan 1, 2, 3. Okay, so as you can see, yung kanyang pagkaka setup is 16mm, 4. Yung kanto niya 16mm. Yung nasa gitna niya is 12mm. And then 12mm din yung mga nakapaikot. Yan. So yung lalim pala ng ating foundation is 1 meter. Tapos yung slab niya, ay yung buhos dyan, hindi ko alam gaano kataas eh. 40cm yata. Kasi dalawang bag ng sako eh. Dalawang bag ng cement, 4 bags of sand and 6 bags of gravel. Yan po yung mga nakalagay dyan. So, yan po. That's for day 3. Okay. See you tomorrow. So, guys, kakatapos lang nung day 4. Ang daming nangyari. Tignan nyo. Nangunti na yung bakal natin. And yung semento natin, halos na ubos nila. May natira na lang na I think 4 na sako na lang. So, ang nagawa nila is lahat ng beam, ay lahat ng ating footing covered na. Nakapaglagay na sila ng isang layer palibot sa ating fence. Ayan siya. Paikot na yan. So yung column dito, kapares ng column dyan. Ayan. 15 by 40. Hindi pa nila naumpisahan. By Monday daw. So ayan. Progress natin for day 4. Nice. Okay. Day 4. Ito pa pala. Nakapaglagay na rin sila ng isang beam. Alright, so that wraps our day 4. See you next week. Day 5 guys, and medyo marami silang na-accomplish today. Pakita ko. Column natin dito, nagawa nila.
Day 4 pala nagawa na nila yan. Pero ito, nagawa nila yan kanina. And then yan kanina. And nakapagpatong sila ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na patong. And that goes around hanggang dun sa likod. Na itayo na rin nila yung pang-8 natin na column. Alright. So far, day 5. Bilis nila ngayon. Mga bukas, tapos na natin to. Magkukulong na sila bukas. So guys, yun lang po ang ating day 5. See you tomorrow. Hey guys, what's up? Today is day 6. Okay, so pang-6 na araw pa lang nila. And as you can see, medyo marami-rami na po ang accomplishments ng ating team. Like for example, na-enclose na nila yung ating wall. Ready na yan for second level. And yung ating beam, ito, bagong beam yan. Completed na yan. Yung last part doon, 50% done pa lang yung beam na yan. Tomorrow, magdadagdag sila isang beam dyan. And yung dito sa gitna, ito. Yan, yung beam para dito. So, tatlong beam na lang. Ay, hindi, meron pa palang beam. Ito pa pala. Yung beam doon sa dulo, pakabit dyan, and then pakabit dito. Okay, yun yung magiging beam para sa ating steel deck. Web deck, web decking tayo. Yan. Okay, punta tayo dito. So, yan. Web deck tayo dyan. In preparation sa second floor. So, yan po ang ating day 6. Alright. Sa materials, nakakaubos na tayo ng pang ilang batch na bato kanina. This is the second batch na to ng 30. So nakaka 60 bags tayo. Yan yung natitira sa 60 bags. Bukas order pa daw tayo ulit ng 30 bags cement and then another cubic of sand. Kasi kanina umaga nag-deliver sila ng 2 cubic ng gravel, 2 cubic ng sand. Tapos parang onti na lang din kasi nga naubos nila dito sa mga hollow blocks. Okay, so yan po, day 6. See you tomorrow. Okay guys, this is day 7. And as you can see, napormahan nila yung isang beam na yan. Ay, yung isang column na yan. And may buhos na rin siya from this view. Okay, may laman na yan. And also, yung isang yon meron na rin. Ito, napormahan pa lang yung sa kabilang side, pero ito hindi pa. Kinabi na sila. And also this part. Okay? So, ang napormahan and nalagyan ng buhos na columns will be this one. Yon. Third one, tsaka yung pinakita ko kanina. So, 4. Okay? So, 4 yung kanilang nabuhusan today. Actually, yun lang yung nagawa nila. Pero grabe, matrabaho pala maglagay sa column ng buhos. And then, susunod dyan, kapag natapos na lahat, steel decking na daw eh. So, yun natin kung paano yun. Yan. So, this is end of day 7. So, for 1 week, ito yung na-complete nila. Okay. Nakapagtayo sila ng 8 columns and na palibutan na nila yung ating likod ng CHB in preparation ng ating slab dito sa ating second floor extension. Okay, so once okay na yung slab na yan, curing tapos ito na preparation daw sa hagdan, tapos proceed tayo sa ating ultimate goal. Ito, magkakaruptik dyan. Oh my gosh, I can't wait. So guys, that's the first week of our renovation project extension ng ating munting tahanan. This will be a series. Hindi ko alam kung ilang part to,
Pero this will cover just the first 7 days na nagawa ng ating mga tropa. Okay? So, that's it for this episode. Thanks for watching. See you on the next one. Bye now.